Shalom! Peace! Mga shalom, kumusta po kayo? May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Mga ka-shalom, at ngayon naman po ay meron naman po akong bagong isi-share sa inyo na way kayo po ay ma-bless sa araw na to at matuto. At ang aking share po sa inyo sa araw na to ay ang walang iba kundi ang isang ang kwento ng isang hari na naging parang siyang hayop at ang ginawa niya ay kumain siya ng damo sa parang sa loob ng 7 years. Bakit kaya nangyari sa kanya ito? At ang nangyari mga kasyalom ay nag-iba pa ang kanyang itsura. Naging parang agila at tao. Yung bang mulawin. Sino nakakilala sa mulawin? At yun nga, at bakit ba nangyari sa kanya ito? E, nangyari sa kanya ito dahil nagmataas siya at pinagsaksyon ng God. At sino nga ba yung haring itong tinutukoy? Ito po yung malalaman natin sa Bibliya at sa tulong ng Banal na Espiritu sa pangalan ng Kristo at sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. At yun na po, abangan po natin ito. Mga ka-shalom, ito po ay ang kwento pong ito ay nangyari po sa totoong buhay at sa taong 603 BC or around 600 years before Christ. Bago po dumating si Kristo, ang ibig sabihin po ng BC. At yun po mga ka-shalom na ito po yung nangyari sa bansa na tinatawag noon na Babylon. Or sa panahon po natin ngayon, or modern day Iraq. At nung panahon po nung 600 BC ay ang Babylon Empire po ang pinakamalakas na empire na or kaharian nung panahon na yon. At ito po yung nangyari nung nabubuhay po ang isang propeta na ang nangangalan po ay si Prophet Daniel. Yun po si Prophet Daniel. Kaya po ay ating makikita ang kwentong ito sa Book of Daniel chapter 4. Book of Daniel chapter 4. Ito po yung kwento na may isang hari na nanaginip po siyang muli or pangalawang panaginip niya pong muli ito. At yung panaginip niyang ito ay talagang sobrang nakakatakot. Sino po ba yung haring ito? Walang iba po kundi si King Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylon. At yun po, at sa sobrang takot ni King Nebuchadnezzar, syempre nangamba siya, talagang nakakilabot ang kanyang panaginip, ay dali-dali niya pinatawag ang lahat ng mga pantas or matatalino sa kaharian ng Babylon nung panahon na yon. Pumunta doon ang mga salamangkero, mga inkantador, mga astrologers. At ang ginawa ni King Nebuchadnezzar, sinabi niya sa lahat ng mga pantas na ito ang kanyang panaginip. Ngunit wala pong isa man kahit sa kanila ang nakapagpaliwanag ng panaginip na to. Siyempre, kung ikaw ay sabihin mo, kayo ay hari at walang makapagsabi nito, talagang malulungkot ka, diba? At sa huli naman, sa bandang huli, may lumapit naman na ang pangalan po ay si Prophet Daniel. Yun po, at ang nangyari ay kasi kilala na talaga ni King Nebuchadnezzar si Prophet Daniel kasi yung unang panaginip ni King Nebuchadnezzar ay napaliwanag po ni Prophet Daniel. At yun po, kasi ang sabi ni King Nebuchadnezzar na ang espiritu ng Diyos ay sumasa kay Prophet Daniel. Yun na nga po at sinabi ni King Nebuchadnezzar kay Daniel ang lahat ng kanyang panaginip. Ito po ang sinabi ni King Nebuchadnezzar.
Daniel, ito ang aking panaginip. Nakakita ako ng napakataas na puno at talagang sobrang taas. Umabot ito hanggang sa langit. At natanaw nito ang buong daigdig, ang buong mundo. Tanong na tanong nito. Kaya at ang mga sanga nito ay malabay at marami mga hayop na sumisilong dito at maraming mga ibon na namumugad dito sa mga sanga at maraming nilalang dito ang kumukuha ng pagkain. At Daniel, nakita ko rin ang isang anghel na bumaba mula sa langit at tila siya ang bantay nito. At sumigaw ng napakalakas ang sinabi ng anghel. Ibuwal ang punong kahoy na iyan, putulin ang mga sanga, lagasin ang mga dahon at isabog ang mga bunga, bugawin ang mga hayop na nakasilong dito at iyang mga ibong namumugad sa mga sanga nito. Ngunit huwag gagalawin ang tuod nito at mga ugat. Talian nito ng bakal at anso. Bayaan nito sa damuhan, sa gitna ng parang, bayaang mabasa ng hamog ang taong ito at manirahan sa parang nakasama ng mga hayop at halaman. Ang isipan niya ay papalitan ng isipan ng hayop sa loob ng 7 taon. Ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sino mang ibig niya kahit na pinaka-abang tao o pinaka-mababa. Ito po mga kashalom ang kwento ng panaginip ni King Nebuchadnezzar na sinabi niya kay Prophet Daniel. At ang nangyari dito, nangamba pa po si Daniel na sabihin kay King Nebuchadnezzar ang panaginip sapagkat ito po ay talagang napakatindi, sobra. At yun nga, pinagtapat din ni Prophet Daniel yung panaginip. Sabi ni Prophet Daniel, "Mahal na hari, nawa ang panaginip nyo ay hindi ay mangyari. Mahal na hari, nawa sa inyong mga kaaway mangyari ang inyong panaginip." Mahal na hari, sinabi ni Prophet Daniel kay King Nebuchadnezzar. Mahal na hari, ang punong tinutukoy dito na tumaas hanggang sa langit at tanaw hanggang sa buong daigdig, ang tinutukoy po dito kayo, mahal na hari. Kayo po ang punong tinutukoy dito na lumakas at lumaking sagad sa langit at nasasakop ang abot sa magkabilang daigdig. Mahal na hari, kayo po ang tinutukoy dito. At ang sinigaw naman ng anghel na nakita ninyo na ibubuwal niya itong puno, mahal na hari, ito po ay kayo. Kayo po, mahal na hari, ay itataboy kayo sa parang at ang kakainin nyo ay damo at magiging kasama nyo ang mga hayop, mga halaman sa parang sa loob po ng 7 taon hanggang sa kilalanin nyo na lahat ng tao ay nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. At ito mga kashalom ang sinabi, ipinaliwanag ni Daniel kay King Nebuchadnezzar. At ito pa ang payo ni Daniel kay King Nebuchadnezzar. Sinabi niya, "Mahal na hari, naway tinggin niyo ang aking payo sa inyo. Tigilan niyo na po ang lahat ng inyong mga kasamaan at magpakabuti na kayo at huwag niyo pong pagmalapitan ang malilit na mga tao upang maging manatiling payapa ang inyong buhay." Ito na po mga kashalom, sinabi na po ni Prophet Daniel ang panaginip, ang ibig sabihin ng panaginip ni King Nebuchadnezzar at sinabi pa doon na yung
tuod at yung ugat, kapagan kinilala ni King Nebuchadnezzar ang kataas-taasang Diyos, ibabalik din naman sa kanya ang kaharian niya na Babylon. At iyon nga po, makalipas ang isang taon, ang tagal ano, makalipas ang isang taon, si King Nebuchadnezzar, habang siya'y naglalakad sa kanyang palasyo sa may hardin sa bubong, sinabi niya, ito yung sinabi ni King Nebuchadnezzar, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtindig nito upang gawing punong lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Ito po mga kashalom, hindi pa natatapos ang words sa kanyang bibig or ang words ni King Nebuchadnezzar. Meron naman isang tinig na mula sa langit ang nagsabi. Ito ang sinabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito, aalisin na sa iyo ang kaharian, ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan ka kasama ng mga hayop at damo ang iyong kakainin. 7 taon kang mananatili doon hanggang kilalanin mong na nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at ito'y maaari niyang ibigay kanino man niya ibig. Ito na nga mga kashalom, nangyari na nga po. At sa oras ding iyon, naganap na yung sinabi ng tinig na kanyang narinig, nangyari na sa kanya. At yun nga, tinaboy siya dun sa parang at kasama siya ng mga baka. At ang kinakain niya po or kinain niya ng panahon na yon ay mga damo. At ito na po yon, 'di ba sinabi ko sa inyo nung una na para siyang agila at tao at yung mulawin. Ito po kasi ang nangyari. Nangyari noon, nung nasa parang na si King Nebuchadnezzar, nabasa siya ng ulan at ang nangyari, humaba ang buhok ni Nebuchadnezzar na parang balahibo ng agila. Yun. At ang kukun naman niya ay naging tila upo ng mga ibon. Yun ang nangyari. Kaya nasabi ko yung parang mulawin. Yun nga po ang nangyari at talagang ito po yung nangyari sa loob ng 7 years kay King Nebuchadnezzar. Ngunit nung natapos na po yung taon ng 7 years at tumingala siya sa langit at ang nangyari, bumalik po uli yung kanyang yung pagkatino ng kanyang sarili at ang ginawa niya po ay pinuri niya at pinasalamatan ng kataas-taasang Diyos ang nabubuhay magpakailanman. Yun po ang ginawa at sinabi ni King Nebuchadnezzar na pinasalamatan niya ang Diyos na buhay at pinuri niya ito at ito po mga kashalom ay bumalik sa kanya ang kanyang kaharian. Ito po ang aral dito sa kwentong ito na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat na dapat nating itaas ang papurihan, sambahin natin siya sa lahat ng ating mga ginagawa sa pangalan ng Panginoong Kristo sa gabi ng Banal na Espiritu. At huwag po tayong magmayabang kung meron man po tayo ng mga bagay na ano pang meron sa atin at bigla na lang isang iglap, isang kisap mata, pwedeng kumukuhanin sa atin ito ang kayamanan na meron tayo or ang ating buhay. Kaya naman tayo magpakumbaba sa harapan natin ng ating Diyos Ama sa pangalan ng Panginoong Kristo sa gabi ng Banal na Espiritu at magpakumbaba tayo sa lahat ng tao sapagkat sabi dito sa Bibliya na itataas ng Diyos ang lahat ng nagpapakumbaba at ibabagsak naman ang lahat na nagmamakataas. Ngayon lang po naway natutunan, natuto po kayo at na-bless po kayo sa araw nito sa kwento ng haring si King Nebuchadnezzar. Nung siya'y nagmataas, siya po ay binagsak. Ngunit siya'y nung nagpakumbaba, siya naman po ay tinaas ng God. Yun lang po at nawaya na-bless po kayong muli. At God bless everyone and shalom!